150 yan, walang damo tsaka nabulok talaga yung mga dayami noon, na convert siya, na nag-convert na siya ng pataba. Paano i-prepare ang bukid kung ang tatanim mo ay hybrid o kaya kahit inbred? Ito yung bukid ko na 1.6 ang area. Ito yan, yun yung caretaker ko. Naayos yung mga pilapil. Ang ginagawa ko dito ay pag nakapunla ako, yan ang irrigation ko, irrigation system. Ang ginagawa ko ay kapag naipunla ko na yung ano, yung binhi, ganito na ang itsura ng bukid ko. Yeah, malinis yung mga pilapil, oh. Tapos yung tubig ay libilado para yung steady na yung tubig, hindi siya nawawala. Yung mga binhi o kaya buto ng mga damo ay namamatay. Oh. Ito. 1 week pa lang yung ano ko, yung punla ko, yun. Yun. Pero preparado na. Itong 1.6 area ko na ito ay umabot na ng 300 kaban ang aking ani sa hybrid. At umani na rin ako dito ng 200 plus sa inbred. Yung 240, 250. Yan. Maliliit lang kasi yung mga pitak. Yung mo, yung dami mga pilapil. Kahit inbred, ganito. Para magandang ani at saka hindi madamo. Pag nakapunla ka na, yung dapat prepared na yung bukid ganito. Tapos libilado yung mga yung pagkasuyod. Yung tubig mo nasa 15 days 20, to 20 days na hindi siya hindi nawawalan ng tubig. Oh, libilado siya. Yung hybrid, ang hybrid naman, ang pinakamataas na naani ko na dito sa 1.6 ay 300, may higit pa yata, 302 yata yon hybrid bigante. Pero ganito ang preparation. Kahit yung inbred, ganito ang preparation, sigurado hindi madamo yung bukid mo, tsaka maglo-loam siya. Yung maturity ng mga pataba, yung mga natural nutrients, ano siya, nabubulok. O, kaya maganda yung ani. O, hindi kagaya yung mga iba na sakalang mag-araro. Kapag nakapunla na, sakalang hindi namamatay yung mga buto ng mga damo. Yan. Ito. Libiladong libilado. Tsaka water management. Ito naman ang pinapag-aralan na pag nagsiseminar tayo, pero lahat ng mga mabubukid
inaahan niya naman, inaahan niya yahan na mag-seminar. Okay, that's dumadalo naman sa seminar, kaya lang hindi ina-apply yung naririnig sa sinasabi ng mga DA sa seminar natin. Pero subukan natin sundin. Sigurado ako tataas ang ani magsasaka dito sa Pilipinas. Kagaya sa ibang bansa, 15 days, 16 days, 15 days, may 14 days pa nga, nag-ano na siya, tinatanim na. Nagpapatanim na nila sila. Itong 9,000 ko na ito, tinaniman ko noon ng bigante. Ang dami pang pilapil. Kumanya ako ng 100, almost 170. Ito, 9,000 lang itong area. Ang dami pang pilapil, oh. Liliit na pitak. Yung inbreed ko ito, naanihan ko na ito ng